What's up mga chong? Bango, bagong hango ng S22 Ultra at welcome po sa new episode ng vlog ng Chong TV. At yung vlog natin ay tungkol syempre sa mga smartphones, iba't ibang phone. Main focus natin is yung Korean variant. Ito, bagong dating. Naging tradition na sa ating channel ang mag-unbox ng mga bagong dating na smartphones. Meron tayo ngayon na S22 Ultra, ang latest flagship ng Samsung for the year 2022. S22, 2022. Yun, ano bang meron sa S22 Ultra? Maganda ba siya? Worth it bang bilhin sa presyo niya na 73,000 sa mall, local price, mas mababa sa akin kasi Korean variant, single SIM. Ayun, tingnan natin kung ano yung meron sa S22 Ultra na ito. So, stay tuned at binabati ko lahat subscribers natin dyan. Salamat po sa inyong walang tigil na panonood at pagsuporta sa Chong TV. At eto na po, start na tayo. Meron tayong Phantom Green, tsaka Phantom Green, basta green eh. Ito, ang tawag na sa kulay na to ay Burgundy. So, sa tingin ko, mas magandang buksan ay yung Burgundy. Hindi bubuksan yung Phantom Green. Isa lang yung bubuksan natin. So, S22 Ultra, 256GB, 12GB RAM, brand new sealed, Korean variant. Banggit na natin sa mga previous nating vlogs na original ang Korean variant. Galing lang sa Korea. Ang kaibahan, single SIM. Specs niya, parehas lang din. Malalaman natin mamaya anong processor niya at kung ano yung iba pang detailed specs niya. Sa ngayon, first impression lang tayo, magbubukas tayo ng phone, unboxing, anong itsura ng phone, anong laman. Doon natin makikita kung maganda ba yung S22 Ultra. Okay. Natin. Yun. So, ito yung phone. Tabi muna natin. Kita ba yung kulay niya? Yan. Medyo parang maroon. Hindi siya yung burgundy na ine-expect ko. Para siyang maroon na matte. Matte eh. May plastic. Hindi natanggalin yung plastic. Pero matte siya na maroon. Diyan ka muna. Ano pang ibang laman? Yung box. SIM ejector tool. Tapos, sa loob ay yung kanyang USB at leaflets na koreano na leaflets. Okay. Yun na natin yung S22 Ultra. Yan, nag-on na siya. So, mapapansin natin, meron siyang plastic film sa harap, pero hindi siya screen protector kagaya ng mga naunang model kasi kita niya meron siyang may lampas doon. Meron yung pagtyagaan pero hindi abot yung edge sa gilid. Parang protection lang siya sa packaging. So, kaya ito nag-on na siya. So, pag Korean variant, una nating malalaman dahil Korea yung kanyang welcome. Madali lang yan. Nalaga sa isang vlog paano gawing English. English lang natin yan. So, set up lang natin. Okay? Okay, naka set up na yung ating S22 Ultra. Explore natin. So, sa side na to, flat siya. Ewan ko ah, para sa akin, parang hindi siya S-series. Note series siya eh. May pen. Yan. Hindi naman ganito ang S-series. So, ang kulay ng pen ng Burgundy is black. Sa ibang unit siguro, black din. Dapat sinunod nila na Burgundy. Parang nagtipid si Samsung dun. Okay. Camera setup, there's a periscope camera there. How many zoom? Hindi natin matesting dito sa loob, eh. Nasa loob lang ako ng bahay eh. So, ayun, 100 times zoom siya. Kanyang settings, battery and device care, 256GB, 12GB ng RAM. Tapos ang kanyang Android version, Android 12 running on One UI 4.1. Yan, Android 12 siya. Sige.
Okay, yung pinaka gustong tanong ng mga kababayan nating buyers, ano ang processor ng Samsung S22 Ultra? So, nag-download na ako, GPU-Z. Okay, ang lumabas ay ARM. Yan, 3.0 GHz. Ang vendor niya is, ayun, Qualcomm. So, ibig sabihin, yan ay Snapdragon. Kasi ang Qualcomm, ang may gawa Snapdragon. So, Snapdragon po, yung ating S22 Ultra 5G na galing sa Korea. So, ano pang iba? Notables natin dito. Hindi talaga siya S-series para sa akin. Sorry ha. Nagiging honest lang ako sa opinion ko. Kasi hindi ganito ang S-series na nalaman ko since S8, S7 Edge, S na ako eh. Yung ganito, na kanto. Ganitong ganito yung kanto ng Note 20 Ultra before. Ganyan yun. So ayun, pag-unboxo ko ng S22 Ultra, honest opinion, hindi siya S-series para sa akin. Kung matagal ka nang gumagamit ng Samsung, siguro pa naman pa ng S3, S2, S1, Galaxy S5, S6, hindi ganito yung feel na naka S-series ka. Obviously, note na note ito eh. Yan o, yung ganyang kanto, yung edging sa ibabaw. Hindi ganyan ang S-Series. So, anong opinion natin bakit ganito? Sa palagay ko po, ito yung Note 21 Ultra na supposed to be i-release 2021. Hindi nila pinagsabay sa Fold kasi nga baka ma-confuse lang yung mga customers. Eh, kasi naman masayang yung mga renders nila, yung mga research nila. Million-million din ang ginastos nila dun. Hini-release na lang nila for S22. Pinag-isa nila. Dahil sinubukan naman nila, nag-beta test sila last year. Yung S21 Ultra, meron ding S Pen. Mukhang marami namang bumili. Di, pinag-isa nila ngayon. Yun lang yung opinion ko dun. Hindi ko siya feel as S-Series. Sa pagkakahawak ko pala, mukha siyang Note 20 Ultra na mukhang Note 10 Plus na ano eh. Sa Samsung siya. Yun. Pero kung matagal ka nang gumagamit ng Samsung, hindi mo siya mararamdaman bilang S-Series. Opinion ko lang po ah. No offense po dun sa mga nagandahan. Gandahan din naman ako. Pero, hindi yan yung ine-expect kong S22. Pero, yun. Ganun talaga eh. Iba-iba discarte ng mga manufacturer. At isang malaking shoutout sa ating mga followers, subscribers. 7,500 subscribers and counting. Thank you po. Salamat po sa maling panonood. At minsan pa, mag-like at subscribe na po yung video natin. Thank you mga chong. Bawi dahil sa sunod. Gandahan natin yung ating presentation. Maraming salamat po. Thank you.